po sa lahat ng mga viewers. Welcome to our channel. Ito na naman po si Ma'am Shi Mafi, isang butihing work from home wife ng isang Food Panda rider. Nag-share po ako ng mga tips regarding freelancing at mga work from home job opportunities na pwede kong i-share sa inyo sa lahat ng mga mommies out there na gustong makapag extra income kahit nasa bahay lang. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please subscribe to our channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload namin regarding Food Panda tips para sa inyong mga asawa at saka sa yung mga wifeys din para sa mga work from home jobs like virtual assistants and others. Okay. So, ang i-share ko sa inyo today are the 10 tips para makapag-sign up kayo na walang hassle sa Upwork at saka makapag-client na din. So, yung unang tip na i-share ko sa inyo ay gumamit kayo ng bagong Gmail or Google email address na may kumpletong pangalan na naka-attach. Yung kumpletong pangalan niyo. Kasi si Upwork automatic niya kinukuha yung pangalan, buong pangalan mo na naka-attach sa email. Kasi mas i-recommend ko yung magsa-sign up sa Upwork gamit yung Gmail mo. Kasi madali lang yun kaysa sa yung isang process na parang manual na kinukuha isa-isa yung mga information mo. So, once na mayroon kang Gmail na naka-attach na doon yung complete at true identity mo, so, madali na lang mag-sign up. So, ipapakita ko sa inyo sa screenshots na sa ibig kong sabihin. So, pangalawang tip ay ihanda mo ang payment method. So, di ba? Kasi nasa online job tayo. So, ibig sabihin, yung mga sweldo natin ay through online na din. Okay? Tapos, pag ma-receive na natin, so saka na natin yung ma-withdraw. So, yung i-recommend ko talaga ay yung PayPal method. Kasi, para sa akin, madali lang siya. Madali lang at halos lahat ng mga clients ay yun talaga ang nire-recommend or nire-require pag mayroon kang PayPal account. Pag mayroon ka namang savings, yung mayroon din namang magda-direct. So, papakita ko din ng screenshots na required ni Upwork. So, yan. Kung mayroon kang savings account, pwede mo i-direct mo, i-input or i-provide sa Upwork platform yung banking details mo para diretso na doon ang sweldo mo. Pag wala naman, pwedeng gumamit kayo ng Payoneer saka PayPal. Yung Payoneer naman, yung kailangan yung mga IDs ay parang limited lang. Kailangan national ID, driver license ID, at saka NBI. So, yun ang kailangan niya. While sa PayPal, kahit anong ID, government IDs, pwede kang ma-verify doon. Okay. So, tip lang din, kahit wala kang bank account, kasi yung PayPal, lahat PayPal, Payoneer, kailangan mong mag-fully verified. Ibig sabihin, kailangan may bank saving or bank account na i-link mo doon sa PayPal or Payoneer para maging fully verified. Meaning, pwede ka makapag-send ng money at makaka-receive ng money. So, yung importante yung makaka-receive tayo ng money galing sa clients natin. Kasi sayang naman natatrabaho tayo tapos hindi tayo makaka-receive pala ng sweldo. So, yung tip ko is using Pimaya or Maya na ngayon. So, Pimaya dati. So, yung Maya, mag-open ka lang, mag-install ka sa phone mo, mag-open ka ng account, at lagyan mo, mag-cash in ka ng 100 plus, makikita mo doon yung virtual card mo. Yung virtual card mo ay parang ATM card siya. May mga details doon na nire-require ni PayPal para magiging fully verified si PayPal. So, yun ang gagamitin mo. So, yun ang ginagamit ko nung una akong nag-open ng PayPal. Nung wala pa akong savings. Bank savings. So, number 3, maghanap ng mga job post
sa best matches tab at saka sa most recent tab. So, ipapakita ko din ang screenshot. So, ano yung bang ibig sabihin ko? So, ito yung mga chubs descriptions na maaaring fit sa mga skills mo dun sa best matches tab. Yung most recent tabs naman, yung pinaka-recent na mga job post na pinopost ng mga clients. Ang advantage dito kasi pagkakapost pa lang nila tapos nag-apply, ikaw yung isa sa mga unang nag-a-apply. Yes, yung na-receive nila mga application. Ikaw yung una, posibleng isa ka sa magiging mapansin at magiging isa sa mga i-interviewin ng clients. Pangapat na tip ay piliin ang job post na konti pa lang yung nag-submit ng proposals or konti pa lang yung nag-submit ng application nila. So, makikita nyo yan dito sa screenshot. Yan, makikita nyo na may nakalagay 5 plus. So, ibig sabihin, 5 plus pa lang yung nag-submit ng application letter or cover letters or proposals, job proposals. So, pag ina-applyan mo yan, posible din nga mapansin ka agad. Pag nakalagay na dyan 50 plus, ay wag na kasi malayo ka na. Hindi ka na mapapansin ng clients. Panglima, sakaling mayroon ka ng napiling job post, basahin mo mabuti. Tapos pag kaya mo naman yung mga skills, ganito ako gumawa ng proposal letter. Huwag na huwag mong i-copy-paste at huwag kang gumawa ng generic na cover letter niya. Parang kinaka-copy-paste mo lang, tapos pag mag-apply ka na ng ibang proposal, yun din ang gagamit mo. Kasi nadidetect po yan ni client kasi si Upwork, pag copy-paste yung ginagawa mo, nag-highlight po yan. So, nakikita ni client, alam ni client na yung proposal or cover letter na sinend mo sa kanya ay copy-paste lang kasi naka-highlight yun. So, dapat talaga, as in, nagta-type ka. Sa akin naman, yung ginawa ko, kinakopy ko yung job post dun sa Word document. Tapos, ina-address ko bawat sentence na nilagay niya doon, in-address ko. Tapos, gagawa na ako ng cover letter doon. Parang talagang pinopersonalize mo talaga. Yung bawat linya na sinulat ni client ay talagang ina-address mo. Kunwari, pasabi niya na I want someone to be flexible. Then, you will say na I am very flexible. Something like that. So, makikita niyo may ipapakita ko din sa inyo yung screen recording dito kung paano ko ginawa itong sample job post, kung paano ko ginawa yung cover letter. Okay. Tandaan, huwag kang mag-copy-paste. Once na nandun na sa Word document, kumpleto na yung cover letter mo, ready na, huwag mo rin i-copy at i-paste doon. Talagang i-manual mo pag-type. Okay, ayan. Kakopy mo with typing. Huwag yung shortcut na Ctrl-C, Ctrl-V. Talagang ikakopy mo para hindi mahalata ni Upwork na kinukopya mo lang yon. Pero hindi naman talaga kopya yon kasi talagang your own words mong ginawa yon. At makikita mo, ma-feel ni client na genuine ka sa pag-apply. Ang anim na tip, yung bidding. So, once na kumpleto na yung cover letter mo, tapos magsasubmit ka na, may makikita ka doon na button sa ibaba na send for connects, for example. So, yung for connects, yun ang nire-require ni client na para makapag-apply ka. Okay? So, pag gusto mo talaga na ikaw yung nasa top rank na nag-a-apply, pwede mo siyang taasan ng bid. For example, yung require niya ay 4 connects lang. Pwede ka mag-send ng 10 connects para andun ka talaga sa taas.
para ikaw yung unang mababasa ni client. So yun ang gamit. So ginagamit ko din yan para mapansin agad yung proposal letter ko. Especially kapag gustong-gusto mo talaga yung trabaho at confident ka na kayang-kaya mo yung gawin. Number 7, mag-maintain ka ng 5 proposals na isubmit mo every day. So, huwag kang masyadong ma-pressure, ma-stress na walang bumabalik sa iyo na client, walang nagre-reply. Just be take it easy. Every day mag-submit ka ng 5 proposals, tapos the next day mag-submit ka na naman. And then dapat yung time din dapat gabi, mga alas 10 ng gabi hanggang hating gabi, kasi doon ang mga time na gising po ang mga clients, at pagising sila nag-check sila ng mga emails nila, kasi yung mga applications natin, kahit hindi tayo mag-open sa Upwork platform, yung mga lahat ng mga transactions doon, lahat ng mga updates, lahat ng mga messages ay nagre-reflect sa Gmail. So, kadalasan yung mga clients ay sa Gmail sila nag-check. So, makikita nila agad yung mga application mo, yung mga cover letters mo, yung mga sinesend mo ng proposals. So, mas maganda na gising yung clients. Kasi kadalasan yung mga clients natin ay taga-US. So, yung gabi natin ay umaga sa kanila. So, yung pang-8 tip ay piliin nyo mag-apply sa mga payment verified. So, yung payment verified na yan, ibig sabihin, yung client ay may pundo na siya na money sa Upwork. So, pag Upwork ka nagtatrabaho, safe ka talaga. Kasi, pag hindi na magbabayad si client sa'yo, or biglang nawala, biglang nag-ghost, tapos nagtatrabaho ka how many hours, kinukuha ni Upwork yung pundo. So, I think $100 ata yung pundo nila para magiging payment verified sila. Kaya yun, para maiwas scam. Kasi yung scam, dalawang klaseng scam. Pwede ka ma-scam sa pera, pwede ka din ma-scam sa serbisyo mo. So para safe tayo doon, pili natin yung payment verified. Pero hindi rin guarantee, mayroon din mga payment verified na scammer. Ito po yung inilalabas ka sa Upwork, yung humihingi sa iyo ng WhatsApp number, tapos yung in-offer nila ay too good to be true, like $25 per hour, tapos yung ginagawa mo data entry lang daw, type pero walang nag-offer na ganun na totoong online job. So ginagawa nila parang pinapatrabaho ka, tapos pinapromisa ng ganyan na rate, tapos sabihin na hindi, ma-withdraw mo lang pag mag-send ka sa kanila na $10, $20. So, scam talaga yun. So, huwag kayong papatol doon. So, pang siyam na scheme, huwag kang maglalabas talaga ng pira. Kasi talagang scam yun. Run away from that client, from that person. Iba-block mo sa WhatsApp. Pero mayroon naman, ako dati nakatry ako na hindi WhatsApp yung gamit niya. Google Chat. Nilabas niya ako sa Upper Ghost. Tapos, sabi niya, sisunduhan niya ako $6 per hour. At yung ginagawa ko is magsisend lang mga DM messages sa Instagram. Kasi yun ang business niya. Parang ginagawa niya ako yung mag-lead ng customers para sa kanya. So, 1 hour per day. Sabi niya, yung sweldo niya ay isisweldo niya sa akin every 15th day. Okay. So, sabi ko, sige, try ko lang. Kasi mukha namang mabait. At yun na nga, nagsisweldo siya. So, hindi siya scammer. Parang pwede din mong itry. Especially sa mga beginner. Basta wag lang talagang lalabas ang pera. Okay lang din saan siguro pag mascam tayo ng service, pwede mo naman siyang i-include as your experience. At pwede mo siyang ilagay sa portfolio. Okay? So, number 10, if it is too good to be true, yung mga offers nila, ay mag-iingat na talaga. Maging alerto. Especially pag sabihin nila na gagamitin nila yung if
FB account mo, yung Facebook account mo. Tapos mag parang mayroon silang ipa-promote sa iyo na mga properties sa Amerika, tapos ipopromote natin dito gamit ang Facebook personal Facebook natin. Huwag na huwag yung gawin yun kasi mabablock kayo ni Facebook at in the end hindi din kayo susunduhan ng client. So parang ano, nag-outsource lang sila na magiging ano sa online yung mga sinisell nila ng mga properties. So wala talaga silang balak. Alam nila na mabablock ka at wala silang balak na bayaran. So sana makatulong lahat ng mga sinasabi ko. At may mga tanong kayo, please do not hesitate to comment below. Ready po akong mag-reply, sagot sa mga tanong niyo. At thank you for watching. Please subscribe to our channel. And bye-bye!